Huli pero di kulong. Ganito natin sisimula ng tila nagiging usap-usapan sa magiging isa sa parte ng coaching staff nitong Aurora, dahil halos lahat alam na kung sino ang mga players nitong Aurora, pero ang nagiging palaisipan, abay sino naman kaya ang magiging parte ng coaching staff. Dito tuloy ay may nahuli ang mga fans na tila pagkakaroon ng pagkakaparehas nung nasa background ni Bentings sa naging background bootcamp reveal ng VYs para sa Aurora, na tila iisa at pareho lamang di umano ang mga ito. Deep na rin papasok ang naging statement naman ng Liquid Indo, na sila nga ay may isang Pinoy na muling pinalipad sa Indo para makasama ni Yawi, at sino nga kaya siya, mga kabatang. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo, at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisa na yan, tara! Unang-una, dumako muna tayo sa usapang Bentings at Aurora, na kung saan gaano nga kaya katotoo na posibleng siya ang humawak sa team na Aurora, at paano siya nahuli ng mga fans. Kung inyong maaalala, may nabanggit na rin ako sa isa sa aking mga video patungkol sa posibleng ang maging coach nga talaga ng Aurora ay itong si Bentings. Pero syempre, wala pa naman tayong proof noong sinabi ko yon. Ngunit, dito alam natin si Bentings ay gumagawa ng mga Bent tips sa kanyang FB page, na kung saan syempre makikita mo rin yung background na ginagamit niya sa paggawa ng mga videos, na kung titingnan mo nga naman ng mabuti sa naging bootcamp reveal ng Aurora, ay halos parehong-pareho sila ng nasa background ni Bentings. Yung kulay ng wall na puti ay nandun, at parehas na parehas nga naman, pero syempre kalimitan naman talaga sa mga wall ng bahay ay puti, diba? Ultimo nga dito sa bahay ko, puti rin ang wall na gamit. Pero paano naman yung cabinet na kayong kulay, design, maging yung mga lines sa cabinet, at yung pinaka-itsura nito mula sa gilid hanggang sa itaas ay talagang iisa sa naipakita ng VYs at nitong nasa background ni Bentings. Pero paano kung nagkataon lamang rin ulit yan na pareho lamang pala sila ng cabinet? Abay, paano naman yung mga kulay ng pinto na medyo may pagka parang kulay varnish, na yung lahat ng pinto ng bootcamp ng Aurora ay iisa lang ang kulay, na parehong pareho rin sa kulay ng pinto ni Bentings sa kanyang mga videos? Abay, malay mo nga ulit, sa pangatlong pagkakataon, pareho lamang talaga dahil nagkataon? Pero ang panghuli, yung upload ni Bentings na isa sa mga video niya na siya ay nakaupo, abay tila ba maging ito ay may pagkakahilin tulad sa upuan na gagamitin ng Aurora players, dahil minention pa nga diba mismo ni Wise na sila ay naka-secret lab sa Aurora, at inupuan niya pa nga ang kulay itim na gaming chair ng secret lab. At kung titingnan mo naman yung ginagamit rin ni Bentings na upuan, abay siya nga ay naka-secret lab na kulay itim. Yung background na white kasama ang pinto na iisang kulay, kaya mapapaisip ka na si Bentings na nga ba ang pinagkatiwalaang humawak ng Aurora? Sabihin na nga nating si Bentings na nga kabatangang siyang hahawak ng Aurora. Ang tanong, worth it ba itong taong ito sa ganitong super team na lineup, at siya ba yung tamang tao na humawak sa kanila sa S14? Alam natin kung titingnan ang credentials ni Bentings, magmula nang siya ay pumasok sa MPLPH noong season 8 hanggang season 13, abay, sobrang pangit ng kanyang standing o history. Sorry sa word, pero totoo naman kasi kabatang. MPLS8 kung kailan nagsimula ang franchise base, abay laglag ang inabot nitong TNC. Kumbaga, kung hindi na nga lang binibili ang slot sa MPL, malamang sa alamang matagal nang walang TNC sa MPLPH. Dahil hindi ba't yung mga nalalaglag sa regular season noon, abay sila yung kailangan ulit na mag-qualifiers, pero pasalamat ng TNC dahil binibili na ang slot.
MPLS 9, dito gumanda ang run ni Bentings. Kumbaga ito na yung masabi niyang pinaka-achievement pa lang ng isang Bentings na kung inyong matatandaan, ito yung season na si Chu yung gumagamit pa lang ng veteran hunter, kaya talagang nag-advance siya sa ibang mga jungler noong mga panahon na yon. Ngunit, pagkatapos ng season na yon, doon natuluyang umalat ang karera nitong si Bentings dahil magmula MPL Season 10, S11, S12 at S13, abay ligwak na nga itong taong ito at laglag na talaga lahat o halos lahat ng season niya sa MPL kahit pa nagta-transition siya mula player to coach, abay wala pa rin itong nagawa. Pero kung tatanungin mo ako kung hindi ba mapapahiya ang Aurora kung siya nga hawak ng team, abay dito ko ipapasok kabatang ang mga SRG players na sina Kram at Innocent, hindi ba't sila ay babagsakin lamang rin noong sila ay nasa TNC Pro Team? Ngunit, nung lumipat sila ay dito sila nakakita ng growth sa kanika nilang mga sarili. Kumbaga para silang lumabas sa kanika nilang mga comfort zone at hinanap ang sarili sa pamamagitan ng ibang koponan. Ganito rin ang nakikita ko kay Bentings na kinailangan lamang rin ng taong ito na lumabas sa comfort zone niya, lalong-lalo na't sobrang tagal nang nanatili ng taong ito sa TNC na sa oras na magkaroon siya ng bagong environment, abay ito yung magbubukas palalo ng gigil para sa kanya sa mga bagong kaalaman sa pagiging coach. Kaya naman, mapapagana ni Bentings malamang ang mga bentips niya sa mga bagong tao na makakasama niya rito sa Aurora kung siya nga ba talaga ang magiging bagong coach ng mga ito, ha? Dahil sabi ko nga, hanggat hindi pa naa-anunsyo yan mismo sa MPL, lahat ng yan ay magsisilbing rumors pa lamang kahit anong ebidensya pa ang makita. Sumunod naman rito yung tila naging statement ng Liquid Indo na kung saan ayon sa kanila ginagaya di umano nila ang strategy mismo ng Liquid Echo na pinagsama ang veteran at rookies, na alam naman natin na ang tinutukoy nila rito ay yung sina Carl TC at Benny na sinamahan ng Sansan Duo noong pag-uumpisa ng mga ito sa MPL. Ganito rin di umano ang nagiging paraan ng Aura sa paparating na MPLS14 sa Indo, at sa katunayan mayroon di umano silang bagong dalawang players sa Liquid ID, una mula mismo sa kanilang bansa sa Indo at pangalawa outside, na malamang sa PH kukuha yan. Saan pa ba na iaanunsyo di umano nila bago matapos ang buwan? Dito kabatang babasagin natin muna yung outplayed sa Liquid Indo, dahil namamataan kasi ang taong ito na posibleng mapunta sa Blacklist International, kaya naman ang malaki-laking posibilidad na makasama ni Yao sa Liquid ID ay itong si James, lalong-lalo na't mas kailangan talaga nila ng XP laner kumpara sa gold laner na maganda naman ang ginagawa ni Kabuki. Pero ang isa pa kasing kulang talaga rito sa Liquid Indo ay ang coach na Pinoy para mas mapagana sila ng tuluyan, kabatang. Pero syempre, yan ay nakadepende pa rin sa kung anong trip nila, dahil pwede namang mag-suggest si Yawi at James kung alin para sa kanila ang mas makabubuti. Pero ang panghuli, abay itong patungkol kay Sekis, na kung noong nakaraan, sinabi niyang kailangan niya para kunin ang M-Series bago niya tuluyang tanggapin na siya ay matatawag na Best Assassin na nga sa larong MLBB. Pero tila nagbago ang kanyang statement matapos nga siyang tanungin ulit makalipas lang ang ilang araw, abay ayon sa kanya, yung mga nagsasabi di umano sa kanya na King of Assassin ay tatanggapin na daw niya ito dahil pakiramdam niya na deserve niya ang titulong ito. Pero kung ikaw ang tatanungin kabatang sa kasalukuyan, sino nga ba ang matatawag na hari ng assassin, dahil sino lang ba ang posibleng masama rito? Si Kyrie, si Carl TC, si Carl TC at si Sekis, hindi naman pwedeng isama si MP, di ba? Sino sa tingin mo, kabatang? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tila na huli cam na coach ng Aurora na si Bentings, at kung mag-a-align ba ang super team sa isang laglagin na coach sa MPLPH.
Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.